Binutas na ng mga taga Bureau of Fire Protection ng pader ng warehouse na tinutupok ng apoy. Mula sa mga binutas na pader at binasag ng mga salamin ng bintana, doon nila nakita ang nagngangalit na apoy sa loob ng warehouse. Doon na rin nila idinaan ang mga hose ng firecrack para apulahin ang sunog na itinaas sa ikalawang alarma. Pahirap ang apulahin ang apoy sa warehouse dahil gawa ito sa purong konkretong material. Kwento sa BFP ng mga tauhan ng warehouse, sa ikalawang palapag ng gusali nila nakitang nagsimula ang sunog. Dental supplies, mga damit at gloves ang laman ng nasusunog na warehouse. Wala namang nasaktan sa sunog na nagsimula kanina mag-aalas 5 pa ng hapon. Wala naman pong katabi na structure at malayo rin sa kabahayan. Confined po siya. Ay, hindi naman po ganun kahirap, sir, kasi naka-confined po yung ating nasusunog na warehouse. At wala na pong tendency na makadamay po ng iba pong establishment. Sinisikap ng GMA Integrated Juice na kunin ang panig ng may-ari ng warehouse, pero wala daw ito dito. Igaon sa gitna ng tensyon sa West Philippine Sea, may posibilidad na magkaroon ng kasunduang kahalintulad ng Visiting Force Agreement ang Pilipinas at France. Handa rin daw ang France na sumali sa pagpapatrolya sa West Philippine Sea ayon sa kanilang ambassador. Saksi si JP Soriano. Sa gitna ng pinakabagong pahayag ng China Foreign Ministry, na teritoryo raw nila ang Julian Felipe Reef kung saan namataan ang halos 200 Chinese military militia vessels. Nagpahayag ng suporta ang France at South Korea sa Pilipinas para palakasin ang maritime defense ng Armed Forces of the Philippines. Ang France at Pilipinas pinirmahan ang letter of intent para sa isang bilateral defense cooperation. May posibilidad din na mabuo ang isang kasunduan nakapareho ng Visiting Forces Agreement o VFA ng Amerika at Pilipinas. One very important aspect, of course, will be the possibility for opening discussions on a Visiting Force Agreement, which make the relationship also at the strategic level but also very operational level. Ang VFA ay isang kasunduan sa pagitan ng Pilipinas at Amerika bilang suporta sa Mutual Defense Treaty o MDT, kung saan obligado ang Amerika na protektahan ang Pilipinas sa oras na atakihin ang anumang sasakyang pandagat at himpapawid nito. Handa rin daw ang France na sumali sa isang joint maritime patrol operations sa mga karagatan ng Pilipinas, kabilang na ang West Philippine Sea. Maybe if we finalize the negotiations of VFA, that will also be complementary to other possibilities like joint patrols someday. Ang South Korea, na dati-rati ay hindi nakikialam sa usapin ng teritoryo sa South China Sea, muling sinabi na handa ring makiisa para mapalakas ang puwersang militar ng Pilipinas. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano ang inyong saksi. Pang-anim sa pinakamababa pagdating sa math at reading, habang pangatlo naman sa kulelat pagdating sa science. Yan ang ranking ng Pilipinas sa 2022 Program for International Student Assessment o PISA. Tugon naman ng DepEd, bigyan ng pagkakataon ng bagong curriculum. Saksi si Ian Cruz. Kung puntos lang ang pag-uusapan, nag-improve na ng 2 points sa math ang mga estudyanteng Pinoy kumpara noong 2018 base sa 2022 Program for International Student Assessment o PISA. Pero ang ranking, pang-anim sa pinakamababa sa 81 bansa. 7 puntos naman ang itinaas ng mga estudyanteng Pinoy sa reading kumpara noong 2018. Pero pang-anim din sa kulelat, habang sa science, bumaba pa ang Pilipinas ng 1 puntos at 3 sa pinakakulelat. Ang final score ng Pilipinas, below OECD average pa rin dahil 1 taon ng pag-aaral ang katumbas ng kada 20 puntos. Lumalabas na ilang taong delayed ang pagkatuto ng mga estudyanteng Pinoy. We see that around 5 to 6 years, if we follow their computation, again, with reservation, with
caveats po because we have different pace of learning per countries and economies. Kabilang sa gumugulong ng solusyon ng DepEd, paghahabol sa pag-aaral tuwing Biyernes na hiwalay pa sa regular na klase at pinaigting na pagsasanay sa mga guro. The PISA results lay bare uncomfortable truth. It has shown that a significant majority of our boys and girls fall below the proficiency level required for full participation in society and contributing to nation building. May bago na rin curriculum na unti-unti nang pinatutupad. Bigyan natin ng pagkakataon yung matatag agenda, yung curriculum and other reforms. Ang mga pinuno ng Committee on Basic Education sa Senado at Kamara naman, ipinuntong hindi sumansad ng performance ng bansa sa kabila ng pinakamahabang lockdown sa mundo kaya matagal na walang face-to-face classes. Dagdag pondo sa learning recovery ang isusulong sa Senado. About 10 billion. Mas marami tayong batang matuturuan magbasa at magbilang. Sa 2025 na ang susunod na eksaminasyon ng mga estudyante sa PISA, maiksing panahon na lamang para mapangat pa ng husto ang score ng Pilipinas. Pero titiyakin doon ng DepEd na gagawin ang lahat upang mas mapaganda pang performance ng ating mga estudyante. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz ang inyong saksi. 19 na araw na lang, Pasko na. Lalo pang naging makulay ang Pasko sa tulong ng high-tech na Christmas display sa Parañaque. Saksi si Oscar Oida. Modernong Christmas pasyalan ang matutunghayaan sa Parañaque. Bukod sa Christmas lights, dito makikita ang pinakamalaking 4K 3D LED display sa Metro Manila. May samot-saring Santa Claus din at Christmas tree na puno ng mga pailaw. Nang harana rin ang Manila Philharmonic Orchestra. Ang mga bata naman, tuwang-tuwa sa inflatable castle. Ramdam na rin ang Pasko sa Tabaco Albay matapos pailawan ang kanilang Christmas park. Ang kanilang Christmas tree may temang Alice in Wonderland. Highlight dito ang Belen at ang pinagmamalaki ng lugar na pedicab as sleigh ni Santa Claus. Pinailawan na ang 7 Belen sa Danglas, Abra, kung saan tampok rito ang ilang superheroes of the universe. Ang mga ito, gawa ng mga residente mula sa 7 barangay ng lugar. Nagningning ang bayan ng Samal sa Bataan dahil sa mga pailaw na gawa sa coffee shells. Mula sa Christmas tree, mga chandelier sa kalsada, hanggang sa iba pang dekorasyon, gawa lahat sa coffees. Sa Luansing Plaza sa Rosario, Batangas, may kakaibang Christmas tree. Gawa ito sa pinagdikit-dikit na abanico pans na binalot ng Christmas lights. Ang mga parol, gawa sa indigenous at recycled materials. May mga giant butterflies at mushrooms, kaya game na nag-selfie ang mga residente. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida ang inyong saksi. Tagumpay ang Mapua Cardinals kontra San Beda Red Lions sa Game 1 ng Finals ng NCAA 99 Men's Basketball. Bayigpit po ang laban pero tinapos ang Mapua ang laro sa score na 68-63. Isang panalo na lang ang kailangan ng Mapua at makakamit na nila ang kampiyonato na mahigit 3 dekada na nilang hinihintay. Sa Linggo ng hapon ang Game 2 ng Mapua kontra San Beda, gagarapin po yan sa Mall of Asia Arena. Mapapanood naman yan live sa GMA Network at GTV. Bago yan, maglalaban din sa umaga ang Benilde Blazers at LPU Pirates para sa 3rd pwesto. Mapapanood naman yan sa live streams ng GMA Sports at NCAA. Inanunsyo ng 1Z Entertainment ng SB19 na magkaroon o nagkaroon sila ng amicable agreement sa dati nilang management na Show BT Philippines. Nagpasalamat din ng 1Z Entertainment sa fans para sa patience at unwavering support. Umaasa rin sina Pablo, Josh, Stel, Ken at Justin na makakapag-reconnect sila sa lahat sa kanilang upcoming endeavors. Wala pang detalye ang 1Z Entertainment kung ano ang napagkasunduan nila sa Show BT Philippines. Oktubre nang i-anunsyo ng SB19 ang kanilang sariling kumpanya kung saan si Pablo ang CEO. Tumagilid at nasunog ang isang truck sa Matnog, Sorsogon. Ayon sa driver, palusong ang truck sa kurbada nang umiwas sila
sa kasalubong ng motorsiklo, pagkabig niya sa manibela, umangat ng unang bahagi ng sasakyan, saka ito natumba. Sugatan ang apat na sakay nitong magdadeliver sana ng palay. Patuloy ang imbestigasyon sa sanhi ng pagkasunog ng truck. May bagong pagkilala para kay pop superstar Taylor Swift. Dineklara siyang Person of the Year ng Time Magazine. Natalo ni Taylor ang iba pang personalidad kabilang sina Chinese President Xi Jinping, Russian President Vladimir Putin at King Charles III. Pumakot din siya ng parangal sa iba't ibang award-giving body this year. Naging matagumpay din ang Eras Tour kung saan kumita siya ng billions of dollars sa loob ng mahigit 60 show sa Amerika. Blooming din ang love life ni Taylor dahil ilamin din niyang couple na sila ng football player si Travis Kelce. Blackpink is still in YG's area. Nag-renew ng kontrata ang Korean superstar sa kanilang label na YG Entertainment. Sa report ng Korean media, nag-renew ng kontrata para sa group activities ang lahat ng Blackpink members na sina Jisoo, Rosé, Lisa at Jennie. Last August, nag-expire ang kontrata ng grupo sa YG. Ayon sa YG, patuloy na magsisikap ang Blackpink na ibibigay lahat ng kanilang makakaya para lalong magningning sa global music market. Hindi raw matitinag ang suporta ng YG sa mga susunod na hakbang ng grupo. Iga nagbigay good vibes sa netizens ang dalawang estudyanteng nakakita sa naiwang cellphone sa mall. Bumilib sa kanila ang may-ari at nakipag-bonding pa sa dalawa. Ating saksihan. Maglalaro lang dapat sa isang arcade game si Rog nitong Oktubre nang biglang may makita sa loob ng booth. Ang may-ari ang magkasintahang sina Eliza at James. Umalis silang di na malayang nagre-record pa ang kamera. Nag-enjoy pa raw sila sa ibang laro hanggang sa ipaalam sa kanila ang tungkol sa naiwang gamit. Hinuha ko, then nag-record po ako saglit, pero binantayan ko lang naman, hindi naman din, ano, kasi sabi niya wag ko daw galawin, ganun. Nahiya po kasi ako, kaya po pinalapit ko na lang po si Roach. Ako po yung naghanap kina Ate Eliza. Pagbalik ng cellphone, agad umalis ang dalawang estudyante. Kaya nag-upload sa social media si Eliza para mahanap sila. Kasi gusto ko lang din po talaga na makilala po sila at makapagpasalamat sa kanila talaga. Kasi yung pong phone na nawalang yun is galing po sa nanay ko. And matagal ko na nga po hindi nakasama yung nanay ko. Halos 2 weeks pa lang po sa kanya yung phone. Ang swerte po kasi po sila Roach po yung nakakita. Bilang pasasalamat, sinagot nina Eliza at James ang pasyal sa arcade at food trip nilang apat. Nagpapasalamat din po ako about dun sa double date. Minsan lang din maranasan sa buhay. Then happy po ako kasi may mga ganun po kukulang tao na talagang magbabalik. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes ang inyong saksi. Salamat sa inyo. Igan, sa inyong pagsaksi. Ako naman, Arnold Clavio. At ako po si Pia Arcangel para sa mas malaking misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino. Sama-sama tayong magiging saksi! Mga Igan, samahan niyo kaming saksihan ng mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.